Muli po, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayon. Sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, lahat po tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin may dahilan bakit tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Marinig din po natin ngayon sa ating Ebanghelyo, si Maria, ang ating ina, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
sa lupa ay kapayapaan. Sa lupa ay kapayapaan. Tinubuhi ka, itinagar. Sa sama ay dahil sa dakilang kamangatian. Panginoon namin Diyos ay nilagi ang mga Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhan na kita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos namin ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inialay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel upang maglingkod sa Panginoon. Ang pag-aalay na ito kay Samuel na siyang magiging propeta at pinuno ng Israel ay tanda ng pasasalamat ni Ana sa Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong arina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala niya kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri siya sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas nila ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga may kapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit ang dustang-dusta.
Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Manatili po tayong nakaupo. Tinatawagan ko po sa harapan ang mga pamilyang sponsor po sa gabing ito para sa pagsisindi ng kandila ng Adbiyento. Sina Brother Arnel Ortega and family, Brother Angelo Sabandal and family, Brother Alan Manlapas and family, at sina Mr. and Mrs. Mark Anthony Lanzar and family. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa mga linggo ng aming paghihintay, Ikaw ay lagi naming kadaupang puso. May saya sa aming puso ngayong lubos naming naunawaan kung bakit dumating ka at kung bakit dapat kaming maghintay para sa susunod mong pagbabalik. Tanda na aming pasasalamat, kami ay nangangakong mamumuhay ayon sa kagustuhan mo para sa amin. Tanggapin namin ang isa't isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Hindi kami magiging pabigat sa aming kasambahay, bagkos magmamahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Pagsunod at paggalang ang mananatili sa aming mga puso tulad ng sa hindi namin hayaang magkaroon sa aming pamilya ng balakid tungo sa isang Kristiyanong samahan na puno ng pag-aaruga, pagtutulungan, pagdadamayan at pagmamahalan. Paintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat na mag-anak na narito ngayon, partikular na ang pamilya ni Brother Arnel Ortega, ni Brother Angelo Sabandal, Brother Alan Manlapas, at Mr. and Mrs. Mark Anthony Lanzar. Loobin mong pamayanihan ng tapat na pagmamahalan ng aming tahanan at maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Harit batong panulupang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salinlahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, good evening po sa ating lahat. At total Pasko naman, bago po ako magbigay ng kunting sharing, nais kong marinig yung inyong mga boses. Kadalasan sa ating misa, ang kumakanta yung ating choir. Kayo naman ay tahimik. Pasko naman, okay lang ba na kumanta muna tayo? Kahit naka-face mask kayo, hindi kami hirapang huminga. Hindi naman. Anong kakantahin po natin? Okay lang ba yung Silent Night? Basta kakanta kayo, ha? Pag sinabi kong dito, tatahimik po kayo. Pag sinabi kong dito, kayo po tatahimik. Okay ba? Silent Night. Try natin po. Teka lang, tila. Parang mangungungo kayo kasi. Parang mangungungo. Parang hindi Christmas song siya. Parang pang Semana Santa. Medyo may feeling kayo, ha? And nakasan niyo pa. Pasko naman eh. Pasko naman eh. Sige. Holy night. Holy sky. Ayusin niyo. Holy night. Mahina. Yan. Parang hindi Pasko. And chant. Ayo. Oh. Mas malakas dito. There. Lahat po, go. Sleep in heavenly peace. Sleep in heaven. Palagpakan po natin. Hindi ko alam kung kailan yung last yung kinanta yung Silent Night na yan. Baka 1 year ago, 5 years ago. Anyway, yung song na yan talagang nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat sa panahon ng Pasko. Advance Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid. At yung aking sharing para sa tutok sa narinig nating salita ng Diyos, siyempre, lalong-lalo na yung ating Ebanghelyo. Narinig po natin yung unang pagbasa na isang babae na si Ana na nagkaroon ng anak na si Samuel dahil halos imposible yun. Kaso lang sa Panginoon, walang imposible, nagkaroon siya ng anak na Samuel. At dahil sa biyaya na yon, nahimala talaga naman, si Ana ay nagpuri sa Panginoon. Ganon din sa ating Ebanghelyo, magkaugnay po eh. Yung lumang tipan tungkol kay Ana at Samuel, sa bagong tipan, sino ang nagpupuri sa ating Panginoon?
si Maria, ang inang birhen, ina ni Jesus. Nagkaroon siya ng anak. Pero lahat naman ng taong nagpupuri at nagpapasalamat may dahilan. Bakit po sa tingin niyo ang mahal na birhen si Maria ay nagpuri sa Panginoon? Dahil po sa kanyang kalooban mayroon siyang kasiyahan. Ulitin ko. Ang mahal na birhen ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kaloob-looban, nakita niya, nadama niya, natagpuan niya ang isang bagay. Anong bagay na yon? Kasiyahan. Sa English, satisfaction. Sa English, contentment. Naku pala, sa buhay natin, pag narating natin yung punto na yon, kasiyahan, satisfaction, contentment, aba, talagang magpuri ka sa Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, mayroon ba dito na hindi kontento sa kanyang buhay? Pakitaas ng kamay. Itumaas ka ba? Ibahin ko yung tanong ko. Sino po sa inyo na sa tingin nyo kontento na kayo sa buhay? Pakitaas ng kamay. Pipicturan ko kayo. Ay, naku, Panginoon, ito na yung mga kontento sa buhay. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Sana naging totoo tayo, ha? Baka mamaya, eh, sabi nyo, kontento kayo ngayon. Pag-uwi nyo, ay, hindi pala ako kontento. Gusto kong magreklamo, ganun tayo, eh. Yung ating kontento, isang minuto lang, limang minutos lang, kasi hindi natin naintindihan. Ano ang opposite ng maging kontento? Laging nagre-reklamo. Yun ang ugali natin. Kunting bagay, reklamo. Ganito nangyari, problema, reklamo. Parang yung mga hayop, pumunta sa ating Panginoon, nagreklamo. Yung unang pumunta, yung elepante. Sabi niya, Lord, gusto kong sumayaw, magtanggo, magbugi. Apakabigat naman ang aking katawan. Parang inanto kayata nung ginawa mo ako. Sabi ng Diyos, bakit? Taga saan ka ba? Eh mamaya, sabi ng elepante, yung katawan ko malaki, yung tenga ko din, nahihirapan ako, mabigat. Sabi ng Panginoon, taga saan ka? Sagot naman ng elepante, taga Africa. Sabi ni Lord, oh, sa Africa, anong temperatura, anong klima? Sabi niya, mainit. Oh, sabi ng Diyos, oh, kaya binigyan kita ng malaking tenga. Kasi hindi ka na kailangan bumili ng electric pan. Hindi ka na bibili ng aircon. Ayan, built-in yan para sa'yo. Kaya huwag kang magreklamo. Umuwi si elepante. Naku, ganun pala, masaya. Naku, ang sumunod, yung mahaba yung liig. Anong tawag nun? May taga Manila so talaga kayo, ha? Sabi niya, Lord, kahit saan ako pupunta, pinag-uusapan ako. Wala akong privacy. Sinichismis ako kasi sobra namang kahaba yung aking liig. Sabi ng Panginoon, oy, Jiref, huwag kang magreklamo, ha? Binigyan kita niyan, hindi yan depekto, liability, asset yan. Kasi malayo pa lang dahil mahaba yung liig mo, kung pwede nga, pataasan ko pa yan, eh. Para makita mo na yung mga nasa iyong paligid. O diba? Ang tawag ko nga sa iyo, hindi giraffe eh. Dapat ang tawag ko sa iyo eh, security guard. Kasi ikaw yung nagbabantay. Yung pangatlo, nawala yung nagreklamo. Baka nasa tondo. Baka isa sa inyo, kung ano nung nireklamo nyo sa Panginoon. Kapag nagreklamo ka palagi, wala talagang panahon na magpuri sa ating Panginoon. Samantalang si Maria ay isang modelo para sa ating lahat ngayong gabi, sa ating simbang gabi, sa ating Pasko. Hanapin natin muli ang ating kasiyahan sa buhay. Yun po yung key sa ating kaligayahan. Yung contentment sa ating buhay. Kasi po, ang contentment, anong definisyon ng contentment? Contentment is not having everything
Hindi ka naging kontento kasi nasa sayo na lahat. Hindi po. Ang taong kontento, contentment is having the right thing. Wala man sa iyo lahat, pero kung anong meron ka, alam mo, tama yan. Nasa tama ka. Baka mamaya eh, may 10 bagay ka, ang kailangan mo lang pala na tama eh, 5 lang. So ang contentment is not having so much. Kaya nga sa ebanghelyo natin, yung mga mayayaman, nako, sila yung binigyan ng pagsubok. Dahil si Maria, bilang alipin lamang, kahit mahirap lang, siya pa yung nagpuri sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin sa ating pagdiriwang, brothers and sisters, napakahirap nga naman matagpuan ang kasiyahan. Hindi po madali. Hindi po natin nabibili sa Divisoria ang kasiyahan. Sa Showmart, kung saan-saan, hindi eh. Dahil ang kasiyahan, saan mo lang yan dapat matagpuan? Nasa puso mo. Nasa sarili mo. Narinig mo si Maria, ang puso ko'y nagpupuri. Nasa puso ang kasiyahan. Eto, brothers and sisters, pag may dumaan na tao dyan sa harap natin, masabi mo ba yung tao na yan, contento o discontento? May mga senyales yung taong contento. Number one, yung taong contento, malamang ganito, humble and simple. Yun yun. Yung contentong tao, hindi maere, hindi bungisyos, kung ano man. Yung taong contento, halos hindi mo mahalata. Kasi simple lang siya, humble lang siya. Taas ng kamay. Sino sa inyong simple? O kita nyo, hindi na kayo contento. Kasi walang simple. Sino sa inyong mapapagkumbaba, humble? O kita nyo, di nagkamali na kayo ngayon. Sabi nyo, contento kayo. Pangalawa, hindi lang humble and simple. Yung pangalawang sinyal ng contentment is availability. Yung taong contento, halos may oras para sa kapwa. Lalong-lalo na para sa Diyos. Pero yung taong hindi contento, ay, huwag nyo ako, busy ako. Huwag nyo ako, abalahin dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Yun ang taong hindi contento sa buhay. Pag mayroon kang asawang kontento sa buhay, nako, magpuri ka na, magpasalamat ka na. Bihirang-bihira yan. Pag may anak ka na available, magulang na available, that's a sign of contentment. Yung available na hindi nagbibilang ng oras. Kung kailan siya tawagin, nangunguna pa. Hindi yung hinihila. Kapag available, yun, laging may panahon. Kaya malamang kontento siya. Kaya niyang iwanan kung anong sarili niyang pangangailangan para mapagbigyan ang kapwa. Lalo na si Lord. Alam niyo, tayo pag nagsimba, ako, halos isang minuto lang tapos magmisa na. O baka mamaya, late pa yung iba. Yung kontentong tao, yung oras niya para sa Diyos at para sa iba, walang waste of time. Always available. Pangatlo, yung taong kontento, mapagbigay. Generous. Iba yung mapagbigay sa bumibigay. Hindi ko sinasabing bumibigay. Ang taong kontento, mabait. Mabuti. Mapagbigay. Kahit kunti na lang, meron siya, kaya pa rin niyang sakripisyo para sa iba. Bakit? Sinasabi niya, oh, okay lang ako, okay ako. Oh, mas nangangailangan ka, sa'yo yan, sa'yo yan. Pero yung hindi kontento, kahit maraming laman ang bulsa, naku, ano ka? Talagang tinatago. Kaya napakagandang magkaroon ng kasiyahan kagaya ng ating mahal na Birheng Maria. Humble and simple, always available, generous, and last, thankful palagi. Laging nagpapasalamat. Sana po tayong nagsisimba. Nandito tayo para magpasalamat sa Panginoon. Baka mamaya nandito tayo kasi hihingi-hingi na naman para walang natanggap.
Yung ating simbang gabi, it's about gratitude to God. Kita nyo, ang ating mga ebanghelyo na nababasa at ibinabalita, salamin sa tunay na diwa ng Pasko, sa tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya ngayon, ang mahal na birin ay nagpuri. Bakit po? Dahil meron siya sa kanyang kalooban ng kasiyahan. At dahil sa kanyang kasiyahan, satisfaction, contentment, siya ay laging humble and simple, laging available, laging generous, at siyempre, laging nagpapasalamat sa Panginoon. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklop sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa asamahan ng mga banal, sa kapatawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakan bumubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan, itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapagmalasakit nawa ang mga simbahan sa mga dukha, salat, mga inaapi at mga biktima ng karahasan at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pandarambong, pagmamalabis sa kapangyarihan at pagpapalaganap ng mga di makatotohanang balita. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mahihina at mahihirap. Huwag nawa silang panghinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makaramdam nawa ng pagmamahal at pag-aaruga ang mga may kapansanan, mga may sakit, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Patatagin nawa sila ng Espiritu Santo upang maialay nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ialay natin ang ating pasasalamat at mga kahilingan. Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sunday night, I'm
Kristo. Please rise, magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay papanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang ipasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsasiawit ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakila. Santos, Panginoong Diyos na makapangyarihan, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal makalob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Dabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo ay buhay, sarili niya ay bilang pagkain ituloy, inasa sa lahat natin. Hanggang sa sayo'y, hanggang sa sayo'y. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, na aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, si San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa inspirasyon ng mahal na Birhen na nagpuri sa Panginoon, sabay-sabay natin dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama at kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasi tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan di kilang araw ng pagpahayag
ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at aming pagkakasala. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, anak ni Maria, na nagpupuri sa Diyos dahil sa puno ang kanyang kalooban ng kasiyahan. Papala tayong lahat ng niyahan sa kanyang huling hapunin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katuwaan ni Kristo. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa pagtanggap po natin ng banal na hostya, po tayo, alisin po muna natin ang ating mga face mask, isubo po ang banal na hostya, at pagkatapos po, muling isuot ng maayos ang ating mga face mask. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the stairs of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary, return my soul.
to the Lord our God, who bids us away. I love Thy Lord. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Love and the world is even ever blinding to me a breath and a soul. A dream of the way we world rejoices, beyond her praise, a new and glorious dawn. Magsitayo ang lahat. Huwag po nating kalimutan na ang ating hahanapin
nakasiyahan sa ating kalooban kung hindi pa ba natin natagpuan yung tunay na kasiyahan. Yun ang ating success dapat sa ating buhay para magkaroon tayo ng tinatawag na gratitude na totoo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga palad. Ang kulay po na kasuotan sa ikawalong simbang gabi bukas po ay kulay pink. Muli po ulitin po namin. Ang kulay po ng damit na isusuot natin para sa ikawalong simbang gabi bukas po ay kulay pink. Hinihikayat po ang lahat na magdala ng canned goods, noodles o anuman. Atin po itong pagsasamasamahin at ating ibibigay sa mga higit na nangangailangan upang sila ay may mapagsaluhan ngayong Pasko. Sa darating po na December 24, sa ikawalo ng gabi, tayo po ay magdiriwang ng Panuluyan 2020. Ito po ay bisperas ng Kapaskuhan at ito po ay sisimulan sa ating programang Christmas Musikale. Sa araw naman po ng Kapaskuhan, December 25, ang ating pong mga misa ay katulad ng mga oras ng mga misa tuwing araw ng Linggo. Sa umaga, alas 6 at alas 8 ng umaga. Sa hapon naman po ay alas 5 ng hapon at alas 6:30 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Yun pong ating ina-announce sa December 24, yung alas 8 ng gabi, yun po yung ating pinakabanal na misa. O, yung ating Christmas Eve Mass, anong oras? Alas 8 po ng gabi. Sana lahat po tayo nandito sa oras ng alas 8 ng gabi sa December 24. Pero bago ang misa, yung sinasabing Christmas musical, anong oras mag-umpisa? Alas 7. 1 hour before. So pumunta na kayo dito, unang-una para magkaroon kayo ng espasyo sa simbahan. Pero alas 7 po, umpisahan ka agad yung panuluyan, yung Christmas musical po. Yung po yung ating handog para sa ating mga parishioners. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eukaristiya, humayo kayo taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkakasura'y sumapit, tayo ay magkasiyawin. Ang magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang si Kristo ay isinang, may tatlong haring nagsinala. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang magandahan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tangibig, ang araw ay sumapit, sanggol na gulot ng langit.
tayo ay magpahalan, ating sundin itong aral, at magbuhat nito, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang bumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsika upang makapag natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawis habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang gintong aras, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.